So sa early stages ng laro, the usual jungling pattern and poking sa mid lane, and then 1v1 na mga side lanes. However, ito ulit tayo sa XP lane. Tingnan mo yung HP ng mga minions. Kung nang mamatay yung mga minions ni Sandford, dyan pa lang, red flag na yan para kay FlapTazy kasi free freezean uli yan ni Sandford. Bakit mas mababa yung buhay ng minion HP ni Sandford kaysa kay Flap? Ayun, first skill yung inuna niya. Kaya expected, unang makiklear ni Flap yung lane niya. And typical kay Sandford, freeze niya uli yung lane. And then another questionable movement kay Flap. Bakit pakaliwa yung direction ng rotation niya instead of going right? Ang nakikita kong speculation is either tutulong ata siya sa Lito, so kahit mapook siya ni Sanji, tumuloy pa rin siya. Pero, contrary to my expectation, umuwi na lamang siya. So what's the point na ganun yung rotation ng Yuzong kung uuwi ka pa na? Pwede naman pagkapook sa'yo, balik ka muna dito, clear minions, tapos uwi. Who knows kung ano mindset ng mga pros, sila naman makakasabi bakit nila ginawa yan. Pero kahit ganun, at least sa top lane, nakikita natin na medyo inaanalayan nila si Super Marco para hindi siya matulad nung game 1. Which is good kasi dahil dyan, mapipressure yung gold laner ng Echo. And then, heto ulit tayo sa XP lane dahil malapit nang mag-respawn yung Turtle, tamang pestuhan ng mga teams na kumuha ng advantage para i-make sure pagdating sa Turtle, lamang sila. Though, same scenario sa game 1 na freezean uli si FlapTazy sa lane niya, which may kita mo malayo sa kanya yung minion cart. Pero thankfully, naswertihan may piso pang health yung minion cart na ito. And thus, may chance na pwede makuha ni FlapTazy yun and mapahaga yung pag-level 4 niya. And then, mag-clear yung dalawang tanks sa mid. However, check mo yung pwestuhan ng bottom lane. Mas nakaangat yung lanes ng Echo kaysa sa Brent. Anong special dyan? Dahil mas nakaangat yung minion ng Echo, mas makiklear nila ng maaga yung lanes nila. And thus, sila unang makakapag level 4 and unang makakarespo sa Turtle. Kita mo? Pero, ito yung special sa Akai pagdating sa Turtle teamfight. Pwede siyang mang-ipit para hindi makuha ni Carl yung Turtle. However, Carl, knowing the skills ng Akai, may konting segundo na habang naiipit ka, ay may small seconds na pwede mong mapindot yung red tree even under the Akai ultimate. And dahil alam ni Carl yun, nanakaw niya pa yung Turtle. Thus, dahil nauna nakapag-clear yung XP and mage ng Echo, sila unang makakapag-haras sa core ng Bren. And dahil late nang clear ang XP and mage ng Bren, hindi nila maliligtas yung core nila. Dapat nga dyan, nung namatay si Kaltizi, nag-back na lang ang Bren. Pero siguro, confident si Flap na kaya niyang patayin yung Luni ng attempt pumalang. Pero much better, lang back na lang siya kasi maduga talaga damage ng Luni, leaving Sandford in double kill. So, in that skirmish, na-fulfill na naman ng Echo yung winning condition ng draft nila na ipanalo yung early game. Turtle plus 2 kills sa XP laner. Same situation, gap na naman yung Yuzong sa Pakito. Though maraming mga questionable plays sa side ni Flap, at the end of the day, sila lang makakaalam bakit ganun yung galaw ng Brent as of this moment. And again, same situation nung game 1 after nilang i-gap yung XP lane, next nilang pupuntiryahin is yung top lane. So kung titignan mo kung ano ginawa ng Echo nung game 1, ganun lang uli gagawin nila for this game. Very direct yung approach ng Echo in this game. If it works, tuloy lang. Hanggat hindi nasasagot lang Bren yung ginagawa ng Echo, itutuloy lang ito ng mga Gorka. Pero syempre, knowing AP Bren, though may mga lapses sila ng game 1 at naulit-uli, imi-make sure pa rin nila na hindi mapupunta sa Echo yung plano ng gusto nila. Kaya knowing na ganun plano ng Echo, same as game 1, minake sure ng Bren nakabantay yung top lane by sending Ogwen para hindi basta-basta mag-dive ang Echo sa turret ni Super Marco. And thus, pupunta na tayo sa second na Turtle. Syempre, same mindset, pupwesto uli yung mga teams sa Turtle and maghahanap sila ng pwesto saan sila makakakuha
ng kalamangan. Pero ito ang isa sa mga reasons bakit binandati ng Ben yung Lumi sa Game 1.